Hello everyone! Si Luis po ito, your physical therapist for today. And para po sa particular video na ito, tuturo ko po ulit, no, kung paano gamitin yung electrical stimulation. Particularly, para tulungan bumukas yung kamay, no? So, i-combine natin siya with some exercises para po mas matulungan nating mag-improve yung paggalaw ng kamay natin, okay? Ngayon, bakit po ba importante to, no? Kasi commonly for stroke patients, mas nauna pong lumakas yung pangsara ng kamay, no? So ang tendency, mas lagi siyang nakaganto, no? Kaya lang, syempre, ang function ng kamay natin is pangkuha, pangkapit, or yung tinatawag nating RGR or reach, grasp, and syempre kailangan may release, no? Kailangan na ibubuka po yan. Kaya lang, dahil po dun sa stroke, minsan tumitigas yung muscle dito, so ang tendency is lagi lang siyang nakasarang ganyan. Ngayon, mahirapan po tayong gamitin kung hindi natin natutulungang ibukas ito, no? So, meron akong nakikita dun sa mga online shops na meron pong robotic hand, no? So, meron ganong version, pero this time, ang dedemo ko po kasi is yung paggamit lang ng electrical stimulation, which pwede mo din kasing gamitin para for example dun sa foot drop o kaya dun sa balikat or sa other parts of your body. Kaya ito po yung gagamitin natin, okay? Alright, so for step 1, kailangan lang po nating i-prepare yung pasyente tsaka yung mga materials na gagamitin natin. No? So yung pasyente, kung kaya po umupo dun sa may sandalan and then sa may lamesa na may mababang patungan para pwede po nating lagay yung kamay natin dito. And then, syempre, kailangan po natin yung ating electrical stimulation device. Kahit ano pong electrical stimulation device na meron kayo, basta depende dun sa setting na pwede nyong gamitin, okay po yan. And then, dahil functional exercises po yung gagawin natin, pwede po kayong mag-prepare ng 6 na plastic cups, no? So, parang gagawin natin, magsa-stock tayo ng cups habang nag-electrical stimulation po tayo, okay? So, if ready na po yung gamit ninyo, pwede na tayo mag-start. So, for this demonstration, kunwari po, ang mas mahinang kamay ko or braso ko ay itong kabilang side. And then, particularly, dito po tayo maglalagay ng electrode pads, no? Dito sa pangbuka ng kamay, no? So, dito po sa part na to at saka dito sa part na to, no? Okay. So, ibig sabihin kasi, dahil kung mas malakas na yung batak niya pasara, tutulungan po natin siya bumuka. Okay? Lagay lang natin yung electrode pads. So, kapain nyo po yung buto dito. And then, baba lang ng konti. Habang nakataob yung kamay, ilagay yung isang electrode pads dyan. Yan. And then, mga 2 or 3 finger breaths. Yan. Doon po yung susunod na electrode pad. Yan. Okay? So, pag nakakabit na po, set naman natin yung device natin. So, for 10,000, so ang setting po na gagamitin natin is yung SD1 or yung tinatawag na strength duration 1. No? So, ibig sabihin, meron po siyang on time. Minsan, ibig sabihin may kuryente, tapos meron siyang off time or mawawalan ng kuryente. So, ibig sabihin po, for 5 seconds, bubukas yung kuryente, magbabanat siya, and then for 5 seconds, magre-relax siya, no? Ngayon, dun sa particular time ng 5 seconds on and 5 seconds off, dun po natin i-incorporate yung pagkuha ng baso, no? So, para bubuhatin natin siya, tapos i-stack natin siya dito, okay? So, first, on lang po natin yung pangkuryente. So, ang 10,000 po may guidelines kung paano gamitin nandito, no? So, pero madali lang naman. So, gagawin lang natin, turn on the device. So, ikot lang po. And then, kapag nakita mo na kung bukas na po yung device, gagawin mo lang, pipindutin mo yung mode. And then, hanapin mo yung SD1, makasulat dyan, okay? SD1. And then, usually, ang setting ko lang po, mahina lang dun sa width and rate para hindi masyadong malakas. So, ang width natin is 100. And then, dun sa rate, pindutin mo lang din, tapos hanapin mo yung 100 na number. Tapos, for this exercise, gagamitin po natin siya for 10 minutes. So, continue mo siya, no? 10 minutes na on and off ng kuryente, tapos habang ginagawa natin yung exercise, okay? So, kapag okay na po yung setup, pwede mong i-close para hindi na mabago. And then, ngayon, simulan na natin buksan yung kuryente. So, paano po bubuksan? Ikot lang yung knob dun sa taas. Dahan-dahan po, no? Kasi usually,
biglang pumapasok yung kuryente. So at around 2 and 3 biglang may burst po ng kuryente na papasok, no? So dapat ang pakiramdam yung parang may gumagapang lang na langgam dun sa kamay. So buksan natin. Okay, so for demonstration purposes, lalaksan ko lang po ng konti, no, para mas makita nyo. Ayan. And then, baba. Okay. So ngayon, nakita natin gumagana na siya. So ang gagawin po natin, ayan, di ba? Ito yung pang-release, no? Ibig sabihin, pagbuka ng kamay, yung goal ng pangkuryente. So ang gagawin po natin, from opposite direction, ito ang exercise na tayo, ha? So, nandito yung baso sa kabila. So, ang goal po natin, during off time, magre-reach yung kamay para kumuha ng baso. Alright? And then, pagdating dito, pag gumalaw na po yung kuryente, that's the time bibitawan yung baso. Okay? On time. And then, off time. So, kuha. Baso. Bit-bit. Ayan. Bumubuka na po siya konti. Automatic pala. Ayan. So, bumuka. So, patay ulit. Kuha. Pagdating dito, hintayin mo mag-on time. Ayan, bumubuka ulit yan. Okay? So, ayusin lang natin ganyan. And then, kuha. Tapos, patong. And then, buka. So, yun po yung purpose ng kuryente. So, ang tawag dito is functional electrical stimulation. Basically, habang kinukuryente, tinutulungan mo yung kamay mo na bumuka siya. Kasi yun nga po yung problema, di ba? Alright, so on, kuha. Tapos, patong. Op, ayan, ako, nasira natin yung stocks natin. Okay, so kailangan ko pong ayusin. So off time, kuha, tapos patong, and then open. Ayan. So, dahil for 10 minutes mo siya gagawin, so kaya mo kompletuhin yan. So off time, kuha, patong, on time. Oh, ayan, mukha po siya. Okay, so yan. First step, nabuo na natin to. Next step, ibabalik naman po ulit natin yung mga baso, no? So, hintay mo ulit yung off time. Off time, kuha, patong mo dito sa kabila, then on time. Hintayin mo mag-on time para bumuka siya. Ayan. Okay, good. And then again, get the cup. Tapos, pag nandito na, patong, and then release. Ayan. Okay. And then, kuha ulit. Patong. And then release. Tapos, kuha ka ulit. Ayan, kapit, buhat, shoot, release. Okay. And then, pag nag-close, kuha, patong, okay, release. And then, the last one, tapit, tapos, kuha, shoot, and then release. Okay, so, we're just within 6 minutes po, no? So, pwede nyo pa siyang ituloy, ulitin mo ulit, i-stock mo ulit siya, and then ibalik mo ulit siya dito para makompleto po yung 10 minutes, no? Pero basically, yun lang yung demonstration natin. So hopefully, ay kaya po ninyo yung gawin, no? So, guys natin. Ngayon, yung particular demonstration kasi natin is just using the cups or yung plastic cups po natin. Pero, if you want to challenge yourself, actually, pwede po kayong kumuha ng mas maliliit na bagay. So, for example, meron kayong mga pencil, ball pen, or markers. Kasi, ito po yung explanation dito. So, kapag si cups, medyo mataba yung circumference niya. So, mas malaki yung kapit mo, di ba? Mas malaki yung buka, kuha, bitaw, mas malaki siya. Pero, kapag ka po yung mga maliliit na bagay, so yung mga ball pen or pencil, medyo mas kailangan close pa siya. Mas maisara mo siya. Tapos, kunwari, yan, pagbuka, shoot natin dyan. Okay? So, for demonstration, pakita ko lang po sa inyo. Sige. Ayan. Okay, exaggerate natin. So, kunwari, on time, off time, kuha. And then, on time, ayan, tumulong na siyang bumuka. Okay? Tapos, off. Kuha ka ulit. And then, on time. Ayan, bumubuka na siyang kusa. So, hanggang makompleto nyo po, no? So, pwede nyo gawin yung exercises na yan. Tapos, kung anong mga gamit, kutsara, tinidor, plato, or kung anong meron sa bahay, no? So, hindi po kailangan maghanap ng masyadong mamahalin na bagay. Kung ano lang yung available sa bahay, pwedeng-pwede na yan. Okay? Hingi lang po kayo ng tulong sa pagkabit ng kuryente. And of course, kapag ka po pagod na or medyo nangangalay na, turn off the machine and then take a rest para po mas makapagpa tuloy kayo ng exercises na hindi kayo napapagod. Okay? Now, for the last exercise, so syempre,
Tapos na po tayo dun sa electrical stimulation and transfers. So, ang last po, ang recommend ko is to stretch the arm or the hand after doing the exercises. Para po kompleto, no, yung ating exercises. So, paano po yan? Meron akong separate video about hand stretches. But basically, kung para po sa kamay, ihawakan mo lang po siya dito, tapat-tapat. And then, pwede mo siyang itihaya pa ganyan. And then, pati damay na natin yung elbow. Si straight lang natin. So, idamay po din si thumb. Straight lang. And then, count for 30 seconds. So, for example, 1, 2, 30. Tapos, relax. And then, another 1. 1, 2, 30. And then, relax. Okay? You can do this repetitively para po hindi na laging nakasara yung kamay natin. Alright, so doon na po nagtatapos yung aking video. If you're interested po for this device, meron po itong link sa description. Kung may tanong po kayo doon sa mga particular exercises natin, huwag po kayong mahiyang mag-leave ng comments. And please make sure to like and subscribe. And thank you for watching and I'll see you on the next one. Bye!